Hello mga idol, bago na naman tayong video, turuan kita kung paano mag-maintenance ng bike pedal mo. Kapag mapipil mo, ganito na yung pedal mo, umalog at medyo matigas. Kailangan mo na mag-maintenance. Nasisira kasi ang mga bearing ito sa loob, kaya kailangan na natin itong palitan. Kailangan lang natin itong ball bearing mga idol, mabibili lang ito sa mga bike shop. Sa murang alaga na 25 pesos. At saka kailangan din natin ng wrench size 15 para matanggal itong pedal natin. Tatanggalin ko muna itong pedal. Ang rotation ng pagtanggal ito ay magkaiba. Unahin natin ang lip pedal. Ang rotation ng lip pedal ay clockwise. Kapag matigas ang pagtanggal ng pedal ay maaari kang gumamit ng WD-40. Pero sa akin, nakaya naman ng walang WD-40. Basta huwag lang masyadong pilitin, baka masira ang thread ng iyong crank. Ito, natanggal ko na. Dito naman sa right pedal. Iba naman ang rotation ng right pedal. Pag nakaharap ka sa bike, ang rotation nito ay counterclockwise para matanggal ito. Dito sa video ko ay clockwise pa rin kasi naka-angle ito sa camera, kaya huwag malito. Kaya pag nakaharap ka sa bike, dapat counterclockwise ang ikot. Ito na yung pedal ko mga idol. Yung isang pedal ay nawalan na ng cap at ang yung loob ay parang wala ng bolitas. Yung isa meron pa namang cap. Malaki na din ang play nito. Umaalog, sisirain na talaga. Kaya huwag mo na bibili ng bagong pedal kasi maayos pa to. Ang kailangan lang natin mga idol ay bolitas. Mabibili lang to sa mga bike shop. At kailangan din natin ng grasa. Madumi pa tong pedal natin, kaya ugasan ko muna ng sabon at water. Punasan ko muna mga idol. Ang una kong gagawin ay tanggalin natin ng cover. Gumamit lang tayo ng flat screw para matanggal ito. Makikita dito sa loob may nuts ito. Gagamit lang tayo ng 12 size na socket wrench para ma-remove ito. Ginamitan ko na yun ng wrench sa kabila para pang-hold niya. Medyo matigas kasi ito. Di ko na kaya, kaya gumamit na din ako ng paa. Pagkatapos ito ay may washer pa ito. Ginamitan ko na lang ito ng long nose para matanggal ito. Medyo mahirap kasi pagtanggal ito kasi unang baklas ko pa lang ito. Pagkatapos ito ay may isa pang natitirang nuts nito na formang cone. Wala kong tools na pangtanggal ito kaya long nose pa rin ang ginamit ko. Pagkatapos ito ay matatanggal na yung rod. Makikita dito sa pedal ko ay wala nang bulitas. Dito sa kabila ay meron itong tatlo na lang. Tatanggalin natin ito kasi palitan na din natin ito ng bago. Punasan na din natin ang lumang grasa kasi palitan din natin ito ng bago. Magsisimula na tayo ng repacking. Lagyan na natin ng grasa yung pedal natin, huwag sobra at dapat sakto lang. Dito din sa kabila, lagyan na din natin ng grasa para ito makakapit yung bolitas dito at madaling lagyan lang. Ito na yung bulitas, inaisa-isa ko niya paglagay para
hindi mahirap. Dapat sakto lang mabuo yung pagkalagay niya. Hindi masosobrahan. Dito din sa kabila, lalagyan din natin ng bulitas. Mga 13 siguro ang lalagay ko dito or 14. Ito, okay na to. Ganito ang itsura. Sakto lang yung pagkalagay. Yung rod, dinagyan ko na din ng grasa. Ininstall ko ulit. Unahin ang rod. Tapos, ilagay yung cone. Tapos, washer at nuts. Huwag masyadong ipihit kasi mahirapan ito ng pag-ikot. Parang ganito. Luluwagan ko ng konti. Luluwagan ko ng konti at makakaikot na siya. Pero may play siya ng konti kaya dapat sakto lang yung pagpihit. Ito, sakto na yung adjustment ko. Medyo konti na yung play niya. Kaya tinakpan ko na yung cover at pinukpok ko para hindi na ito mawala. Okay na tong pedal na to. Kaya sa part 2 na naman tayo, yung isang pedal. I-pass forward ko na to. Kaya enjoy. I-install na natin. Pag-install ito ay pabaliktad na yung ikot niya. Sakto lang yung paglagay, huwag masyadong i-pilit kasi masasira yung threads ng crankset mo. Ito na yung result niya, smooth na. Hindi na malugalog. Okay na siya mga idol. Hit like naman dyan.